Lahat ng tao ay may bisyo, pero ano nga ba ang bisyo na hindi nakakabuti sa atin mga kabayan? Madalas pag narinig natin ang mga katagang ito, masama agad ang ating naiisip. Dahil kung susuriin natin, ang kahulugan nito base sa mga pinagtipong-tipong kaisipan at opinyon. Mapapansin natin na, masyadong negatibo ang salitang bisyo. Bisyo, isang kasanayan, pag-uugali, o ugali na karaniwang itinuturing na immoral, makasalanan, kriminal, bastos, bawal, nalulumbay, o nakakasira sa nauugnay na lipunan. Sa mas kaunting menor de edad na paggamit, ang bisyo ay maaring sumangguni sa isang pagkakamali, isang negatibong katangian ng karakter, isang depekto, isang kahinaan, o isang masamang o hindi malusog na ugali. Sa lahat ng nabanggit ko, wala ni isang positibong kahulugan ang salitang bisyo. Pero sa aking opinyon, meron din namang mabuting bisyo. Sa video na ito, tatalakayin natin kung paano mo ititigil ang iyong bisyo. Welcome to the Wise Kabayan YouTube channel. Nandito kami para magbigay ng gabay at tips para mapabuti ang buhay mo. Kaya naman watch mo lang ang aming mga videos at matuto sa buhay at share mo din sa mga kapamilya at kaibigan mo para matuto din sila. Huwag kalimutang mag-subscribe kabayan. Salamat! Number 1. Ano ang bisyo mo? May bisyo ka ba kabayan? Isa ka ba sa mga taong lulong sa bisyo? Ano-ano ang mga bisyo mo? Bisyo sa panunood ng TV. Bisyo sa paglalaro online. Bisyo sa pag-TikTok. Bisyo sa pagkain ng matamis. Bisyo sa sigarilyo. Bisyo sa alak. Bisyo sa babae. O di ba madaming klase ng bisyo, at hahaba talaga ang listahan natin kung iisa-isahin ko pa yan. Sa panahon ngayon, ang madalas natin itawag sa mga may bisyo, ay ang salitang hindi rin naman talaga maganda sa pagdinig ay ang salitang, addict. Gaya ng, addict sa Korean drama, addict sa online games, addict sa TikTok, addict sa YouTube, addict sa milk tea. Ang pagkahumaling sa isang bagay, o gawain na paulit-ulit mong ginagawa, o sobra-sobrang pinaglalaan ng panahon at oras, at mga hindi nakakabuti sa iyo, ay maituturing natin na bisyo. Ang tanong mo, masama rin ba ang pagka-addict sa Korean drama? Oo naman, masama din sa iyo yan, dahil lahat ng sobra ay masama. Kaya nga dapat laging moderate lang sa anumang bagay, kahit panunood pa yan ng Korean drama. Ika nga sa commercial ng alak, drink moderately at responsibly. O ayan may responsibly pa, kasi dapat maging responsibilidad tayo sa atin mga aksyon at gawain. Hinay-hinay lang. Number 2. Bakit ka ba may bisyo? Nakakatulong ba sa iyo ang iyong mga bisyo? Natanong mo na ba yan sa sarili mo? O baka tuluyan ang napapasama ang iyong pag-iisip, pangangatawan, o ang relasyon mo dahil sa bisyo mo? Nagkaroon ka ba ng bisyo dahil nais mong gugulin ang oras mo sa mga bagay-bagay na magpapakawala sa iyo sa realidad? Madalas kasi yan ang mga rason ng mga addict. Gusto nilang kumawala sa mga problema sa buhay, kaya naman gumagamit sila ng bawal na gamot. Dahil nagbibigay ng kakaibang pakiramdam gaya ng pagkamanhid at ilusyon ng mundo na kanilang ninanais kapuntahan. Ikaw ano ang dahilan mo sa iyong bisyo? Gaya ng pagka-addict mo sa Korean drama, bakit nga ba nagsimula yan? Dahil ba gusto mo din kiligin, ma-in love, o maging Korean? Lahat ng bisyo ay may ugat, may pinagmulan, at iyon ang dahilan kung bakit ka may bisyo, at bakit patuloy mo itong ginagawa. Number 3. Mga impluwensya ng bisyo mo. Dahil lahat nga ng bisyo ay may pinagkaugatan, syempre may mga nag-impluwensya din sa iyo niyan. Sa mundo natin ngayon, madami tayong iniidolo, madami tayong gustong maging. Dahil nabubuhay tayo sa internet, lahat ng nakikita, napapanood, at naririnig natin ay nakaka-impluwensya sa atin. Ang mundo ngayon ay madami ng pamantayan, dapat ganito ka, ganun ka, dapat gayahin mo siya, puntahan mo yun. Kaya naman, ikaw bilang ordinaryong tao, nahuhumaling ka sa mga bagay-bagay na nakikita mo sa internet. Naa-addict ka, nabubuo ang bisyo mo. Gaya na lang ng pag-TikTok, ginagaya mo ang mga taong tingin mo gusto ng tao, yung mga sikat. Dahil gusto mong maging sila para magustuhan ka din ng tao. Ang ugat ng bisyo mo ay pangangailangan ng atensyon, at ang nag-iimpluwensya sa iyo, ay parehas mo din na nangangailangan ng atensyon. O ang pinagmumula ng kasiyahan mo ay atensyon din ng mga tao. Oops! Bago tayo magpatuloy, pasubali lang po, ito ay aking mga opinyon lamang.
Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magagalit. May stages ang pagkagalit mo sa aking opinyon. Insecurity, denial, then acceptance. Okay ka ba dyan? Salamat at nakarating ka sa puntong ito. Number 4. Paano ititigil ang iyong bisyo? Paano nga ba? Sa totoo lang kahit ilang beses kang pagsabihan ng mga tao sa paligid mo na itigil mo na yan, patuloy ka pa din naman. Walang sino mang ang magkapagpapatigil sa iyo, kundi ang sarili mo lang din. Tama ba? Pero kung bubuksan mo ang iyong pag-iisip, at bibigyan mo ng daan sa iyong puso ang mga payo ng mga kapamilya, kaibigan, at kami sa The Wise Kabayan. Baka makatulong kami sa iyong pagbabago at pagtigil ng iyong bisyo. Sa buhay meron tayong kalayaan para mamili, pumili kung ano ang dapat, nararapat, makakabuti, at makakapagpasama sa atin. Kabayan, anong pipiliin mo? Di ba ang makapagpapabuti sa'yo? Pipiliin mo ang makakapag-ahon sa'yo sa kahirapan. Pipiliin mo ang magpapabago sa iyong buhay para maabot mo ang iyong mga pangarap. Makinig ka, itigil mo na yung bisyo mo, dahil hindi nakakabuti sa'yo yan. Inuubos mo lang ang oras mo sa bisyo na maglululong sa iyo sa kahirapan. Kakain sa oras mo, na dapat ay para sa pamilya mo. Kakain sa oras mo, na pwede mo namang gamitin para magtrabaho. Kakain sa oras mo, na dapat ginagagamit mo para sa pag-unlad ng iyong sarili, at pasiglahin ang iyong kalusugan. Oras ang madalas na nawawala sa iyo dahil sa bisyo mo, ang oras na hindi mo na maibabalik. Kaya naman, paunti-unti, tanggalin mo ang bisyo mo, at igugol mo ang oras mo sa makabuluhang bagay na makakabuti sa iyo. Ilaan mo ang sarili mo sa mga makatuturang bagay. Itigil mo na yung bisyo mo. Number 5. Disiplina. Para patuloy mo nang matanggal sa buhay mo ang bisyo na yan, matuto kang magkaroon ng disiplina sa sarili. Disiplina ang kailangan, tiyaga, at sariling pagsusumikap. Samahan mo na din ang inspirasyon, ang dahilan kung bakit gusto mo nang tuluyan na itigil ang bisyo mo. Lahat naman ng ikakaayos ng buhay mo, ay para sa'yo. Para patuloy kang mabuhay ng maayos at mapayapa. Lahat ng sobra ay masama, lalo na kung alam mo naman na sa umpisa pa lang ay ito talaga ay hindi makakabuti sa'yo. Ibalanse ang buhay, buksan ang isipan sa mga bagay-bagay na makakapagpaunlad ng iyong pamumuhay at pag-iisip. Be wise, kabayan. For more tips para ma-inspire ka sa buhay, makaahon sa kahirapan at makapag-ipon. Mag-subscribe ka na sa aming YouTube channel. Hanggang sa susunod ulit, salamat sa panunood ng video na ito. At kung nagustuhan mo ito, huwag kalimutan na i-like, i-share at mag-subscribe.